Coach, anong mas magandang gamitin sa FB? Ads, FB ads funnel, or ManyChat na may video? Kasi kapag funnel, nagpa-follow up ka gamit ang email. May mga leads, bihira lang siya mag-o-open ng email. Yan. So, good question. Ang pinaka-simple na answer ay gumamit ka ng dalawa. So, sa akin, dalawa po yung ginagamit ko. No? Unang-una, ang mangyayari, pag kinlik nila yung ads ko, mapupunta sila sa aking lead capture page, sa aking landing page. Okay? So, pagkapunta nila doon, may opportunity sila na maglagay ng pangalan, maglagay ng email address nila. Okay? Tapos pagkalagay nila ng information nila, mapupunta sila sa thank you page. Diba? Doon sa thank you page, ang gagawin ko sa thank you page, sasabihin ko sa kanila, ay, gusto mo bang makatanggap ng notification via messenger? Click mo lang yung button para masubscribe ka din sa messenger. Ayan. So, gawin mo parehas, do both. Email marketing, pati messenger marketing. Ako, kung papipiliin mo lang ako ng isa, mas pipiliin ko yung email marketing. Bakit? Kasi email marketing, di ba, tinuro ko sa BYOB kung bakit email marketing. Ano yung reason kung natatandaan mo? Sige nga. Ano sa tingin mo yung reason bakit email marketing yung mas priority ko at mas nare-recommend ko sa inyo? Kasi kapag email marketing, unlike sa Messenger, unlike sa Facebook page, kapag email, kapag nakapag-collect ka ng email, basically, ikaw yung may-ari nung list na yon. Kapag email marketing ang ginagawa mo, basically, nagbe-build ka ng asset. Sabihin mo nga dyan sa comment section, asset. Ano ba ibig sabihin ng asset? Ibig sabihin ng asset, something na valuable na nagpo-produce ng income para sa'yo. Pangalawa, pagmamay-ari mo. Yan. Pag-importante, pagmamay-ari mo. Kasi kapag email, yung nakinokolekta mo yung email, basically, pwede mo yung i-download sa computer mo, nakasave na yung mga email addresses na yon. No, kahit magkaroon pa ng problema yung active campaign mo, kahit na, kumbaga, wala makakakuha nun sa'yo. Okay? Ang problema kasi kapag Messenger, ayan, kapag Facebook page, kapag nagbago ng terms and policies si Facebook, kapag nagbago ng terms and policies si Messenger, boom, automatic mawawala yung binild mo, pinaghihirapan mo. Mawawala ng isang iglap lang. So for example, di ba ngayon, 24 hours ka na lang pwede magpadala ng follow-up sa ManyChat. Alam nyo ba yon? Sa Messenger marketing, kapag nag-subscribe niya, for example, nag-subscribe niya yung lead or yung subscriber, after 24 hours, kinabukasan ng 8:30 p.m., hanggang dun ka lang pwede magpadala ng promotional broadcast. Afternoon, hindi na pwede. Dati, pwede. Pero ngayon, binago nila yung policy nila, 24 hours na lang. So, yun yung problema. Bigla-bigla nagbabago. Pangalawa, kapag sinipa ka, kapag kinick out ka, or kapag dinisable ka, kapag binan ka ng mga yan, Facebook, Messenger, wala ka talagang kawala. Wala kang magagawa. Kasi naikigamit ka lang eh. Yun yung problema. Pero kapag email marketing, hindi mangyayari yun. Kasi nga, ikaw may-ari ng email list na yon, pwede mo yung i-save sa computer mo, pwede mo yung i-save sa Google Drive. Kumbaga, ikaw masusunod. Okay? Yun yung reason. Kaya ako, ang priority ko, email marketing, pag-build ng email list, and secondary lang yung Messenger. And ito po, yun yung isa sa mga misconception no, ng marami. Akala ng marami, konti lang yung nagbubukas or wala nang nagbubukas ng kanilang mga email. Ikaw, tanungin kita, nagbubukas ka ba ng email mo? Sige nga. Yes or no? O di marami pa rin. Di ba? Tsaka ngayon, ang dali ng buksan ng email. Actually, mas madali ngayon magbukas ng email kasi sa cellphone, may mga app na, di ba? Andyan yung, ayan, yung Gmail, di ba? O di ba? Ayan, o. May notification na rin kapag may nag-email, may pupulay, kiklik mo lang, mabubuksan mo na kagad, hindi ka gaya noon, magbubukas ka pa ng browser. No, kumbaga, yung email app ng mga tao, dala-dala na rin nila palagi yan. So, hindi totoo na wala nang nagbubukas ng email. Mas maraming nagbubukas ngayon ng email kumpara dati. Di ba? And yes, oo, mas maraming nagbubukas ng Messenger. Kumpara sa Messenger. Pero mas marami din ang nagbubukas ng email.
So, huwag kayong magpapadiscourage or huwag kayong maniniwala sa mga ganong misconception. Okay, maling akala po yun. Again, do both, pero ako, kung ako tatanungin mo, priority, i-prioritize mo yung email marketing.